sa mga nangangarap na magsuot ng uniforme at maging sundalo na serbisyo publiko sa Pilipinas, hindi pa huli ang lahat para ma-achieve ang greatest dream ninyo. Bukas po ang Armed Forces of the Philippines sa mga gustong maging reservist. Tulad ng mga sikat na artista na buong tapang nag-training para makapasok sa sandatahang lakas ng bansa. Kasama na dyan, at hindi ito pelikula ha, totoong mga artista na ngayon ay sundalo na, sina Mateo Gudicelli, Dieter Ocampo, David Chua, Ronnie Liang, Gerald Anderson, at marami pang iba, pati babae. Kahit ang star for all seasons na si Vilma Santos, AFP reservist din. Kaya ang tanong ngayon, kakasaba kayo sa hamong maglingkod sa bayan, mag-training, magpakahirap, at maging mga bagong celebrity sundalo? 23 25 1 2 3 1 2 3 4. Dieter Ocampo, taong barko na ngayon. Si Mateo Gudicelli naman, bakit panay ang baril? Headquarters Philippine Army for ang singer-actor na si Ronnie Liang, bantay sarado palagi sa kampo ng militar. Pati ang direktor namin at aktor na si David Chua, busy daw tuwing weekend sa special training niya. Sina Gerald Anderson, JM De Guzman, maging si People's Champ Manny Pacquiao, todo uniforme na parang may binabantayan. Maging mga babae, hindi rin nagpahuli. Ang rakista at aktres na si RC Muñoz at star for all seasons, handa na rin sumaba kasama ng mga sundalo kapag nagkagyera. Pero bakit? Hindi ito mga karakter sa gagawin nilang teleserye o pelikula. Kahit sino, kahit anong kasarian at edad, welcome sa Armed Forces of the Philippines. Basta tapat sa bayan at malinis ang intensyon na makatulong sa kababayan at maglingkod sa Pilipinas. Kung ikaw ay nakonbek ka for some reasons, meron kang punishment o meron kang naging problema sa batas, hindi ka na qualified na maging reservist, no? Ayon po ay nakasaad sa ating Republic Act 7777. Lahat ng may balak pumasok para maging reservist soldier, kailangang magkaroon ng basic citizen military training. You have to learn about the military knowledge, the military culture, at ito ay gagabay sa kanila pag sila ay maging reservist. Isang ating pambansang kamao at former Senator Manny Pacquiao. 2006 nang pumasok siya sa Army at naging sarhento. Pinangarap din daw kasi noon ni Pacman na maging uniformed man. Ngayon, isa na siyang full colonel ng Army Reserve Command o ARESCOM. Ang singer at aktor naman na si Ronnie Liang, hindi lang napapangiti ang kanyang mga tagahanga dahil sa pagharana gamit ang kanyang mga kanta. Ngayon, tumutulong na rin siya sa mga voluntary works ng Army bilang isang reservist. Hindi ko kayang ano lang kasi, parang nanonood lang, nakikibalita lang. So kung maging part ng solution, I have to do my part as a citizen, sabi nga. And at least through this way, bilang isang artista, bilang isang singer-actor, makapag-serve ako sa bayan, maging isang magandang influence and inspiration, halimbawa sa mga kabataan. Ang karanasan niya noon sa Marawi Siege ang nagtulak sa kanya para pumasok sa pagiging reserba ng hukbo. Nung na-expose na ako, what's really happening on the field, mas lalong nagapoy yung kagustuhan ko na makapaglingkod sa bayan. Kahit mahirap, na-enjoy naman daw ni Ronnie ang mga military training. Hindi ko makalimutan dahil, gising kami ng alas 3, alas 4 ng madaling araw, matatapos kami, late night na. Pero nakakatuwa kasi yung military motto, obey first before you complain, hirap ka na, pagod ka na, gutom na gutom ka na, but you have to do it. Kasabay ng pagiging reservist ni Ronnie, nag-aaral din siya bilang piloto ng eroplano.
inganyo rin pumasok sa pagiging reservist sa AFP ang singer, aktor at asawa ng nag-iisang Sarah G, si Mateo Gudicelli. Nag-training siya sa ilalim ng First Scout Ranger Regiment and the Presidential Security Group sa San Miguel, Bulacan. Bata pa lang, pangarap na ron niyang pumasok talaga sa sandatahan. It took me 3 months to seek approval from my family and my management. I had a lot of explaining to do. But you know, after doing the LDC with the class 2021 of the PMA, I think I hopefully shed a new light to my family and my friends on why I joined the Philippine Army. Bago pa sumabak sa training sa Army, naging parte na rin ng Scout Ranger training si Mateo. Kasama niya rito ang mga kaibigang sina Erwan Yusuf at Nico Bolzico. Pinasok din nila ang pag-training bilang mga reservists ng Philippine Coast Guard Auxiliary. People say, Mateo, why are you doing this? I always say there are no shortcuts to the greatest success in life. No? Without commitment, we will never start. Without consistency, we will never finish. Ang hunk actor at halos hindi tumatandang si Dieter Ocampo, pumasok din bilang reservist sa Philippine Coast Guard Auxiliary. 2019 nang mag-seafarers training siya sa ilalim ng Philippine Center for Advanced Maritime Simulation and Training. Bakit ka nagdesisyon na maging public servant? Marami sing mga nangyayari minsan na naging witness ka lang eh. Kapag meron kang pagkakataon na gusto mong tumulong, hindi mo alam kung saan tamang paraan ba or nakakagulo lang ba ako. So may mga proper channel naman eh. So this is one of those well-organized organization na I would say very capable, well-respected, and I would say na sila yung talagang in humanitarian yung nature. Ang matinee idol at paboritong leading man noon, isa ng Lieutenant Commander ng Philippine Coast Guard Auxiliary ngayon. Hanggang saan mo dadali na pagiging kapitan mo? Tingnan natin. It's just like part of our journey, di ba? Sa lahat naman ng mga bagay na natututunan natin, marami tayong nakikilala and eventually siguro I can impart this as part of my training to my family members, lalo na sa anak ko. And also maybe I can use the discipline na natutunan ko dito sa pag-apply naman sa ating trabaho. Sa lumuha sa kapwa artista, director, producer. Kung sina Senador Pacquiao, Ronnie Liang at Mateo ay nasa ilalim ng Philippine Army bilang reservist at si Diet naman sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Alam nyo bang pati ang star for all seasons na si Governor Vilma Santos, reservist din ng Philippine Air Force? Ito na ang kanyang kwento ng hukbong reserba at kung paano makakapasok ang mga gustong maging reservist. Kaya walang bibitaw, susunod na yan sa pagbabalik ng Rated Korea. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. Hindi lang mga lalaki ang game na game pasukin ng pagiging uniformed men, pati ang star for all seasons Vilma Santos Recto binigyan din ng donning of ranks ng Philippine Air Force bilang Lieutenant Colonel noong 2012. Hindi man siya dumaan ng training, pinahalagahan ng mga sundalo ang pagsuporta niya sa mga proyekto ng Philippine Air Force. Elected and appointed government officials, the professionals. So ito yung mga sources ng ating reservist. Bakit naisip mo na pumasok sa AFP? Hindi. Naging plus factor ko yung pagiging isang mayor, a local chief executive. Pagka parang ano ka, mayor ka or governor ka, parang meron kang plus factor na maging reservist. Yeah. Kaya lang gumraduate ako. Ngayon, nandun na ako sa Lieutenant Colonel. So, mas maraming benepisyo yon. Okay. Ang pinaka-epektibo kong nagagawa dito is yung pag may mga kalamidad. Mabilis kong lapitan yung mga kaklase ko sa Philippine Air Force, yung mga reservist. Yan yung mga natutulong namin na we're there pag may mga kalamidad. Ah. Pero
hindi naman yung mga gera-gera. Correct. Pero pag dumating yun, parang wala kang choice. Wala kang choice, kundi mag-serve. Mag-serve, oo. Not necessarily hawak ka ng barrel, but you really have to be there. Correct. Para magkaroon naman ng meaning yung pagiging reservist mo. Maging ang award-winning actor at proud director nating si David Chua, sumabak sa matinding training para maging isang reservist ng Philippine Air Force. Nagsimula yan nung aking kabataan. Hilig ko pumasok sa militar. Ayon ng aking ina na pumasok ako sa ganung klaseng sandatahan. Sabi niya, delikado daw sa buhay. So, nung aking ina'y umauna, naisipan ko na parang gusto ko to pa rin ang aking pangarap sa buhay na maging isang militar, hindi man lang organic, pero isang reservist. Marami raw natutunan si Direk David sa mga ginawa nilang training. Naging daan ito para mas mapalapit siya sa mga masang Pilipino. Ang kanyang experience, baon niya ngayon at naniniwala siyang mas naging mabuti siyang tao matapos ang pagiging reservist. Yung disiplina. Dati, isang oras bago ako makatapos ng isang panangalian. Dito, 5 minutes, kaya mo na tapusin yung pagkain mo. Noon, pagising ko na umaga, iniiwan ko lang yung gamit ko na nakatiwang-uwang dyan. Ngayon, kailangan ko nang linisin yan. So, yun yung mga simpleng bagay na i-value mo yung oras. Yung oras na noon para sa akin kaya mo yan, tsaka na yan. Ngayon, meron akong disiplina. Ang sexy actress din, kumasasaham mo na maglingkod sa bayan. Hindi lang sa kantahan at aktingan magaling si RC Muñoz sa kasagsagan ng pandemya noong 2020. 6 na buwan siyang nag-training para maging reservist at sarhento ng Philippine Air Force. Isa rin sa mga graduate ng Philippine Air Force Reservist ngayong taon ay ang Philippine Airlines President at COO na si Stanley Nang. The journey is quite difficult as well, but it's always good to be prepared because we never know what will happen next. Now that we have experience and trained already as a reserve, I would say I'm more confident and I'm more prepared. Whatever comes our way, I'm ready to serve the nation. Ayon sa Republic Act 7077, mas kilala bilang Citizens Armed Force or Armed Forces of the Philippines Reservist Act, Section 13, may 3 classification ng pagiging reservist. Una, ang Ready Reserve. Ito ang mga nakapag-training sa ROTC. Pangalawa, ang Standby Reserve, kung saan ay nagsanay ng Basic Citizen Military Training. At ang panghuli, ang Retired Reserve. Sila ang mga nasa retirement age, pero kaya pa rin sumabak sa tawag ng pangangailangan ng sandatahan. Standby Reserve. So, anytime when you will be called, kailangan ka mag-training ulit para magiging ready reserve ka. Then the ready reserves, ito yung ngayon ginagawa ng mga graduates ng Basic Citizens Military Training. They undergo a 30-day basic military training and they experience the rigors of the military life and the discipline. Lahat ay pwedeng maging reservist kahit may edad na, basta kaya pa. 2 ang kanilang ginagampanan sa bayan, ang peacetime at wartime role. Para sa ilang bashers na nagsasabi na wala namang ginagawa ang mga reservist, dyan kayo nagkakamali. Dahil habang walang gera, sila ang mga first respondents sa mga sakuna. We are the basis of expanding the regulars in times of disaster, calamities, emergency, war, and even in nation building and community projects. Nasa mahigit 1.2 milyong reservists na ang handang maglingkod sa ating bayan. Kasama na dyan ang mga celebrity reservists natin. Kung interesado kayo na maging parte nito, huwag mahiyang lumapit sa mga opisina ng mga reservists ng Philippine Army, Navy, at Air Force. Dahil lahat naman welcome, basta't may pagmamahal sa bayan. Yes, sir!
mag-fill up lang sila ng mga application forms and then submit their local clearances. Ito po yung mga police clearance natin, mga NBI clearance natin, kung saan napapatunay na sila ay wala naman silang hindi magandang record, no? Ang pinakaano dito is lumapit lang sila sa any reserve command unit. Sa bawat isa sa atin, meron din po tayong obligasyon sa komunidad, yes, o sa lipunan. And part of this is kung meron kayong ma-share, a reservist, being a reservist, na nandyan kayo pag may mga kalamidad. Correct. Meron kayong mga kasamahan who's willing at may programa na handang tumulong sa mga kababayan na nangangailangan. Sa mga kababayan ko po, na encourage ko po, in-invite ko po kayong lahat na sumali bilang isang reservist. Gamitin po natin itong binigay sa atin ni God na talent, skills to serve our country. Kagaya po ng sinasabi ko nga lagi, na wala pong tutulong sa Pilipino kundi kapwa Pilipino din. Eh, yung pagkakaroon ng malayang pamumuhay sa bansa natin ay isang pribilehiyo. So aking katungkulan o aking ambisyon o aking pangarap ay makatulong ako sa aking bansa, kaya ho ako sumali ng reservist. Para ho sa simpleng aking makakaya o maaabot ay makatulong ako sa seguridad ng ating bansa. So iniingkayat ko ho lahat po ng ating mga kaibigan, kabalitaan at kakampi na sumali sa reservist. Hindi lang ho sa Philippine Air Force kundi sa Navy, sa Army at sa Coast Guard. Ang paglilingkod sa Pilipinas, walang pinipiling edad, estado sa buhay at kasarian. Dapat laging handa. Subukan nyo. Pasok kayo dito. Maging hukbong reserba. Mga Pilipinong taas noong sumasaludo, sumusumpang mamahalin at ipagtatanggol ang bansang Pilipinas. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto. Dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro.